You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Hello guys. Dito tayo sa topic natin ngayon, yung Alibata o Baybayin. Ang iba kasi gulong-gulo. Kasi hindi daw Baybayin, hindi raw Alibata. Hindi nila alam na ang Alibata ay isang o siyang ama o ina or the father or the mother of all Ancient Filipino scripts. Pag sinabing script, guys, scripts, marami with S. Yung iba, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng script. Ibig sabihin ng script ay uri ng pagsusulat. Bakit nasabi kong Alibata is the mother or the father of all Ancient Filipino scripts? Kasi maraming uring pagsusulat ng Alibata. At isa na dyan ang Baybayin, which is National Ancient Filipino Script. Okay, naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo ba? Kasing iba, ang gagaling. Ang gagaling, ayaw nung makinig, ha? Nagigigil din ako sa inyo, eh. Ang Alibata po ay English natin, ano? Kasi yung iba, Englishin ko raw, pambihira. Sa bagay, hindi ko kaya masisisi. Crossbreed na tayong lahat. Pero oras na para balikan natin ang ating nakaraan. Kasi wala tayong identity. Ang Alibata ay father or mother of all ancient Filipino scripts na ginagamit itong klaseng uri ng pagsusulat ng ating mga ninuno noong 13th century pa ang paghahari pa ng mga Muslim sa buong bansang ito. Yes, ang bansang ito ay Muslims na nislaughter nila ang ating mga hari at reyna dito sa bansang ito. Inislaughter ng mga fake Christians. Alam niyo na yung naghahari ngayon sa Pilipinas. So, ayan. Ngayon, isa-isahin ko naman sa inyo kung ano yung mga Alibata ancient scripts. Marami yan. May regional at saka national. Ang ginagamit bilang national ancient scripts ay Baybayin. Okay guys, so nabanggit ko sa inyo ang Alibata ay the father of all ancient Filipino scripts that was being used by our mga ninuno 13th century pa, at ginagamit nila ito kahit nung kapanahonan ng mga Espanyol na dahan-dahang binura ng mga Espanyol kasi hindi nila tayo maintindihan, kasi yung mga ninuno natin mayroon silang regional ancient script, and then mayroon pang ano doon, mayroon pang ibang ancient script doon sa region na yon. So, kaya nahirapan silang sakupin talaga tayo, biro mo. Nilimliman tayo ng mga Espanyol ng 333 years. Grabe, burado na talaga tayo. As in, ako wala rin akong kaalam-alam. Nag-research lang ako. So, balik tayo sa mga ancient scripts ng mga Filipino. Unahin na natin ngayon yung nakikita nyo ba yung sa right side ko, Baybayin. Ito yung ancient Filipino, isa sa mga ancient Filipino script ng mga Katagalugan. So ang tawag sa script o sa uri ng pagsusulat sa mga Katagalugan o sa Tagalog ay Baybayin po. Huwag na po kayong malilito na Alibata. Isang uri siya ng Alibata. Isang uring pagsusulat ng Alibata ay ang Baybayin po, ha?
gulong-gulo pati yung mga media natin, yung mainstream media natin, mga wala ring alam, mga graduate, ay nakakahiya kayo. Wala tayong identity. Binura, huwag nating hayaing burahin yan. Putik. Ang gigigil ako. So, ayun, baybayin, since kilala na yan. At alam nyo ba na mayroong ancient Alibata Filipino script na tawag ay badlit na ginagamit naman sa Kabisayaan? Sa Visayas po. And then, punta naman tayo sa Pampanga. Ang Pampanga po ay mayroon siyang ancient Alibata script na tinatawag na kulitan. Kulitan po ang tawag sa uri ng pagsulat diyan sa Pampanga. So, punta na tayo sa yan, sa pinakataas, sa Ilocanja. Sa Ilocanja o Ilocano, ang tawag naman sa ancient script na uri ng Alibata ay Kordita. Kordita po ang tawag sa ancient script na ginagamit ng mga Ilocano o Ilocana. At alam nyo ba guys na ang tawag din sa ancient Alibata o Filipino script sa Bicol ay basahan. Basahan po. Ayan, nabasa nyo, di ba? Ang tawag, yan ang tawag sa uri ng pagsusulat o ancient script writing ng mga Bicolano. Burado na po yan. Grabe, ano? Grabe, nakakagigil itong mga Espanyol eh. Dati, tingin ko sa kanila, mga Diyos, mga hinayupak na Diyos. Sorry guys, ha? Pero nagigigil ako eh. Bakit binura nila ang ating pagkakilanlan? Tingnan niyo yung mga pagmumukha nyo. Hindi nyo natuloy. Yung iba, ay nako, hindi masabi ko taga saan at hindi alam kung taga saan siya. Hindi alam yung mapa ng Pilipinas. Ang ganda-ganda ng mapa ng Pilipinas, nakita nyo. Isa siyang babae. Katunayan yan guys. Siya yung nasa babae na nako grabe. Siya yung nasa Biblia na babae. Na pinagkasasaan ng mga wolves. Yung wolves, yung mga mananakop, mga dayuhang mananakop. Anyway. So, balik tayo dun sa isa pang ancient script o ancient regional script ng Pilipinas, which is punta tayo sa Maguindanao. Ang tawag sa ancient script o ancient regional script doon ay Kirim. Nabasa nyo, Kirim. So, sa taas nung nakasulat dyan, mayroong halimbawa ng uri ng pagsusulat na sa taas ng, halimbawa, Kirim. Yung sa taas nyan, yan yung halimbawa ng pagsusulat ng bawat rehiyon o probinsya. So, punta tayo sa pinaka-controversial, which is ito yung pinaka huling kingdom na sinalba o inislaughter ng mga Espanyol at saka Amerikano ay ang tawag naman sa regional ancient script nila doon ay Hawi o Kawi. Iba-iba yan eh, pero Hawi o Kawi. Actually, yan yung gamit doon sa nakalagay doon sa may Kawi script, nakalagay doon sa may Laguna copper plate inscription na nakuha ng isang mangingisda doon sa may Laguna Lake. So, ang tawag sa ancient script ng Sulu ay Hawi o Kawi. Meron pa yung mga minor scripts doon sa Sulu na yan na hindi na natin itatakal, marami pa yan. So, ang regional ancient script naman na gamit sa Palawan ay ang tawag sa script na yun ay Tagbanwa. On your left side guys, Tagbanwa. Yung sa taas nung salitang word na Tagbanwa, ayan yung halimbawa ng pagsusulat ng script na Tagbanwa. Okay? So, punta naman tayo sa Mindoro. Ano bang ginagamit nilang regional ancient script? Ang tawag doon sa regional ancient script ay Buhid. Sa Mindoro, mayroon pa yung iba't ibang regional ancient script
na ginagamit. So marami pa yan. At ang pinaka-major na two ancient script, original scripts ng Mindoro ay Hanunóo o Hanunóo. Okay? So yan. Yan lang yung iilan sa mga ancient Filipino script na binura sa atin ng mga dayuhang mananakop. Hanga pa kayo sa ibang mga dayuhan, sa ibang mga lahi. Bakit hangang-hanga tayo? Eh sila yung nagpapahirap sa atin eh. Ay nako. Ano ba ang kinakaka-proud na ginawa nila tayong alipin sa loob at labas ng bansa? Bakit? Bakit tayo naging ganito? Kasi hindi natin alam yung origin natin. So alamin natin ito at ito yung magbibigay buwelo sa atin. Mahalaga ito kasi tingnan nyo nga yung mga batang walang ama. Nakakabuwelo ba sila sa buhay? Hindi, dahil hindi nila alam yung origin nila. Ganon din naman tayo as a whole, buong lahat tayong mga Filipino, kung hindi natin alam yung pinanggagalingan natin, yung origin natin, eh, floating tayo. Tingnan nyo, pakalat-kalat tayo sa buong mundo. At proud na proud pa tayo ha, sa ibang lahi. Hindi tayo proud sa katutubo natin, yung pinanggalingan natin. Anyway, hindi ko rin kayo masisisi kasi crossbreed na nga tayo ng mga religious gangster at saka politicians. Eh. Politics, gangster din yung mga yan eh. Kasi nga, alam niyo yung laro, yung movies na, or movie na Game of Thrones? Ganon ang labanan noon. Patayan sila ng patayan ng mga lahi para masakop nila. Eh, tapos na yung mga barbaric attitude ng mga yon. So dapat marami na tayo, 100 million tayo, magkaisa na tayo. Pambihira, hindi ba kayo napapagod sa pagiging alipin? Hindi masama ang pagiging alipin, pero ang ninuno natin po ay hindi mga alipin. Ipakikita ko sa inyo ang picture ng mga ninuno natin noong circa 900. So that was 300 years ago bago tayo sinakop ng mga Espanyol. So sinakop tayo ng mga Espanyol 1521. Before that, mayayaman po ang mga ninuno natin. Ipapakita ko sa inyo ang mga suot ng mga ninuno natin. Ha? Okay guys, nakita niyo sa screen niyo ang mga kasuotan ng mga ninuno natin 900 circa to year 1521, so that's what mga 13th century, 12 or 10th century. Ito yung mga kasuotan ng mga ninuno natin. Ngayon, saan ko ito nakuha? Doon sa The Manila Manuscript o The Boxer Codex na matatagpuan sa Indiana University. Sa Indo-Pacific ancient history, may mga archaeological proof sila doon na ang Pilipinas ay walang katulad. Siya ang dinadayo noong unang panahon. Kumbaga sa Amerika, ang Pilipinas ay tulad ng isang Amerika dati. That was 900 circa to 1521. Kaya nga tayo sinakop ng mga Espanyol eh. Nakita nyo ba? May mahirap ba na ganyan ang suot? Alam nyo ba yung regalia, yung pinakasash na ginto? Ganyan ang mga sinusuot ng ating mga ninuno. Ayan. Pansinin nyo, yung royal couple, di ba? O, di ba ginto? Pati yung noble couple, yan. Ginto din, ang daming ginto. Yung mga commoners, mga ginto. Pero may napapansin ba kayo? Kasi, ang alam natin, kapag nakayapak, ay mahirap. Hindi po totoo yan. Nanggigigil na naman ako sa inyo. Hindi po totoo yan. Actually, kaya nakayapak sila kasi isa siyang customary. Yan yung kultura natin. Ngayon,
here comes the new world order, the banners, the bearer of new world order, yung mga Espanyol. Matagal nang may new world order. Hindi po totoong parating pa lang, matagal na po may new world order at na pauso nga nila yung mga high heels, yung mga ganon. So, walang choice yung ating mga ninuno kasi that time, hindi naman sila mahilig magkapag-gera eh. Katunayan yan, ang mga ninuno natin na hanggang ngayon namamana pa rin natin yung kaugalian na mahilig tayo, marunong tayo makikipagkapwa. Hindi na nga tayo ganun kaano sa kapwa natin ngayon eh. Kasi nga, iba, crossbreed na tayo eh. Hindi na tayo pure mga Filipino. Pero yung mga pure na mga naninirahan sa bansang Pilipinas, ayan, tingnan nyo, very kind. Sabi nga nila, itong mga may dala ng New World Order, mga Espanyol, Amerikano, noon, mga 1500s, 1600s, sabi nila, mga ignorante daw ang mga ninuno natin. Mga mayayaman na ignorante. But guys, hindi po masama ang ibig sabihin ng ignorante. Tandaan nyo, ignorance is kindness. Na yan na may ginamit ng mga bearer ng New World Order, ginamit yan para yung mga ninuno natin ay pagkasasaan, ginahasa, inasawa, ginawang alipin. So, ayun. Kasi nga, ang mga ninuno natin noon ay hindi handa sa mga makabagong teknolohiya. So, yun yung, sa tingin ko, yun yung pagkakamali. O hindi ko alam, o masyado lang talaga silang mayayaman na mababait yung mga ninuno natin. Pansinin nyo, nakita nyo ba ang picture niyan? Sinong makapagsasabi na tayo ay mga alipin? Mabait lang talaga tayo. Minsan, yung pagiging mabait natin sa mga dayuhan ay siyang mitsa ng ating pagiging alipin. Magtanda tayo. Huwag masyadong mabait. Nagiging salbahe pa tayo sa kapwa natin Filipino eh. Ah! Kaya ito sinumpa eh. Binagyo tayo ng binagyo. Wala tayong pakialam sa ancient history natin. Buti na lang andyan na si Duterte. May alam siya sa ancient history, guys. Pag kayo bumoto ng presidente, wag na wag kayong buboto sa mga taong walang alam sa ancient history natin. Paano niya patatakbuhin ang bansa natin kung hindi niya alam yung ancient history natin na tinago ng mga dayuhang mananakop? Diyan na nga kayo. Kaka-highblade kayo eh. Magbago na kayo. Hindi tayo mga alipin. Ang mga ninuno natin ay mga hari at rena. Isa silang gold traders. Hindi mga slaves. Ano nangyari sa atin? Service trader na tayo. From the gold trader demoted to service trader. Service means, pag sinabing service trader, yung tinitrade natin, yung servisyo natin. Bago na tayo, magkaisa tayo, 100 million tayo. Mambira, dadami pa yan. Baguhin natin ang mind programming natin. We're not slaves. We're royal. Charot. Yeah, okay na, bye-bye.